video pa. Aha, lumulan. Papakita ko po sa inyo ang aking bagong renovate na rooftop garden. Bali po, yung ibang mga matatanda na nahalaman, mga tanim sitaw, pinalitan ko na po. Hindi ko pa po siya na lipat yung iba. Pero yung mga sili, guys, nagawa ko na, nalipat ko na, kahapon pa po. So, papakita ko po sa inyo, guys. Sabayan ko na rin po pagligo ng ulan. Okay pa. Panorin niyo po ang mga ibang mga ano ko po, mga tanim, na mga bagong lipat. Hello, guys. Welcome back. Wala ko salamin kasi umuulan. For today's video, guys, papakita ko po sa inyo yung aking tubo ng punla, which is inilipat ko na siya, guys. Kung naalala niyo po sa video ko, ipinunla ko po to siya last week, mga siguro 5 to 6 days na din po yata siya. Madali lang po kasi yung sitaw, basta hindi lang masyadong malalim yung pagkabaon sa kanya. So, ito na po yung paglilipatan niya, guys. Naka-prepare na po. At ipapakita ko po sa inyo, guys, kung paano ko siya ilipat. Para po, sa mga ano po, sa mga nahihirapan kung paano maglipat ng mga punla. Ang dumi ng kumike. So, guys, mas mainam po kasi kung yung pagpupunlaan nyo po is ganito. Yung cups na ganito. Ito po, ganito. Kasi po, guys, madali lang po siyang pisil-pisisilin at itataob mo lang siya. Hindi po na po kailangan magalaw ang mga ugat. Kasi po, guys, pag nagalaw yung ugat, medyo 50-50 na po yung halaman kung mabubuhay o hindi. So, ito siya. Hindi to siya talaga, guys, magagalaw kasi itataob lang po natin siya. Papakita ko po sa inyo, guys, kung paano ko siya gagawin. So, kailangan muna natin gawin. Butasan po natin. Gagawa na po tayo ng naka-prepare na to siya, guys. Kahapon ko po to siya ginawa. At tulad po nasabi ko sa isang video ko na nagpunta po kami ng circle para bumili ng malunggay. So, nakabili naman kami, guys. Pakita ko po sa inyo mamaya. Ang paglipat po nito, guys, ay ganito. Hawakan. Kailangan itong dalawang daliri na ito. Ipasok nyo po itong puno ng punla. Pero bago nyo po gawin yun, guys, kailangan nyo po muna siyang dahan-dahan lang po na pisil. Yan. Ganyan lang po. Para hindi po magkanda po ito yung ugat. Dahan-dahan na pisil lang po. Yan, ganyan. And then, itaob na po natin siya. Lalabas po yan siya, guys, ng buo. Ayun. Tita nyo po. Ayan. Hindi po ba? So, ayan yung puno. And then, dun sa butas na ginawa natin, ipapasok na natin siya, guys. Ayun. So, hindi siya nagalaw. Medyo nahirapan lang ako. Kasi, may mga labanos. Ayan. Ayun na siya, guys. Yun, nalipat ko na yung isa. Tapos ngayon, magbubutas na naman po tayo para sa isa. Prepare ko na po to, guys, ang lupa na to. Para kahit paano, madali na lang ang paglipat. So, ito na siya, guys. Okay. Tapos, yung isang punla na naman, eto. Nilipat ko na siya, guys, kasi yung mga tawag nito, ugat niya, nakalabas na kasi. So, okay na siya ilipat kahit na wala pa siyang pangalawang dahon. Dapat, guys, may pangalawang dahon pa to siya na ano. So, unang dahon pa lang niya. Palusot pa lang po yung pangalawa. Kaya, ayan. So, nakita ko naman na nakalusot na yung mga ugat. Kaya, kailangan na siyang ilipat. Okay. Same procedure lang din po. Pisil-pisil ng kaunti. Para lang po lumuwag yung lupa. Ayan. Ganyan, guys. Ang kamay ko. Oh, God. Ayun. Yan ito talaga ang magsasaka. Ang magugulay. Then, itaob ulit. Ayan. Lalabas siya ng buo. Kaya hindi magagalaw ang kanyang ugat. Ayun, guys. Kita niyo po. Ganun po ako mag lipat ng punla. Ayan. Basa ako, guys, kasi umuulan. Yes. Mas gusto ko po, mas ginusto ko po magtrabaho ng ganito dito sa aking halaman kasi umuulan siya, guys.
Kaya medyo gusto ko siya gawa nga na hindi mainit, kasi pag mainit po dito, kawawa po yung noo kong malapad, bilag na bilag. Ito guys, bali ang naipunla ko po kasi guys is 6 na cups lang. So, ito siya, hindi pa siya masyadong maugat, hindi pa masyadong ano din, at saka medyo maliit pa lang yung kanyang dahon. So, ilalagay po muna natin siya dito sa kanyang pagtataniman para po kahit paano, palaki-lakihin po muna natin yung kanyang mga dahon. Pataba-tabain pa po muna natin. Hindi pa po natin muna siya inilipat. Kaya, steady lang muna siya dyan. So guys, since maano naman, maulan, at hindi naman siya ganun kainit, hindi ko siya kailangan diligan. Usually po kasi, kapag ka ano, kapag ka naglilipat ako ng hapon ng punla, pagkatapos ko siyang ilipat, kailangan ko siyang sprihan ng water para hindi po siya malanta. Eh, since maulan naman, umuulan at walang araw, so hindi siya kailangan diligan kasi basa po yung lupa na nandiyan. Tsaka isa nga po pala guys, kailangan po, pag naglilipat po tayo ng punla, kailangan po sa hapon, yung wala na pong init para magdamag po na makarecover yung punla. Ayun. So, pakita ko po sa inyo guys yung ibang ano, yung ibang punla ko na tumutubo na rin po kahit paano. Kasabayan lang po nitong mga sitaw ko guys. Papakita ko po sa inyo. Okay. So guys, ayan na po yung ating bagong lipat na sitaw. Ayan na po sila. So hindi ko na po yan siya kailangan diligan guys kasi medyo basa po yung lupa at medyo wala namang araw kasi medyo umuulan-ulan po guys. So, okay, pakita ko po sa inyo guys yung mga binili ko po kahapon. Katulad po ng sinabi ko, nagpunta po kami ng circle para may mamili ng malunggay. Ayun, ang nabili po namin ay ito. Ayan, kamatis. At saka, ayan po, ayan. Ayan. May mga kasama din po yan na sili guys, ayan. Nilipat ko na. Hindi ko na po guys napakita sa inyo yung paglipat kasi sobrang haggard kahapon talaga, grabe. At saka guys, ang pinakahanap-hanap ko po talaga sa circle kahapon is ito. Ayan siya, nalipat ko na siya sa isang malaking timba. Yan po ay malunggay. Kasi katulad po ng lagi kong sinasabi sa aking mga video, hindi po talaga ako nakakabuhay ng malunggay guys. Hindi ko po alam kung bakit. Sinubukan ko na po siya sa puno, nagtanim na ako ng puno, nagtanim na din po ako ng bunga. Wala po talaga guys eh. Pero ito sana, hopefully, yan, mabubuhay siya. Kasi buhay naman na talaga siyang binili. Tsaka ito guys, yung nung dun sa nakaraan ko pong video guys, wow, ice candy. Ito po, yung sinasabi ko po sa inyo na self-watering, ito na po siya, ang aking sili na self-watering. Yung ginawa ko, ayan po siya, may tubig po siya sa ilalim. Yan, ayan po. So, hindi na siya kailangan diligan palagi kasi ayan na po siya guys. May tubig po siya sa ilalim. Ayan. So, aakyat din yan dito. Ibig sabihin, magbabasa lang lagi yung lupa. Tulad po kasi dito sa aking rooftop garden eh, sobrang init. Kaya, ayan. Ginawaan ko na lang po ng paraan ang self-watering na aking sili. Ayan sila guys. Yan yung mga binili ko kahapon. Kasama ng malunggay. Ayan. Sana mabuhay. Sana mabuhay. Ayun. Ayan, sili din po yan guys. Pero hindi ko po alam. Kung may makakapagpayo po sana. Kung ano po nangyari dito sa kanya. Bakit po siya kumulot. Pero nagbulaklak siya guys. Nagbubulaklak siya. Ayan. Ito guys. Yan. Ngayon ko lang po yan ginawa. Yan. Yung mga alambre na yan. Gagawin ko po dyan. Pagagapangan ko po yan ng alokbate at saka tawag dito, talbos ng kamuti kasi ayan guys, yung talbos ng kamuti kailangan din niya ng magagapangan. Medyo payat pa siya guys kasi ayan o, kasalukuyan pa lang po siyang gumagapang. Ayan, ayan po yung mga kasama niya dito, talbos din po ito ng kamuti. Ayan, so ayan na yung iba doon. Doon na gumapang. Sumali na siya sa sitaw, guys. Ito si aking tanglad. Tinalian ko yung tanglad ko, guys. Kasi bukang pang siya masyado. Ayan. Ayan yung puno ng aking tanglad.
Akin po siyang tinalian, gawa nga ng pagka mag ano po ako, mag-ayos po ako ng aking tanim, nasusugat ako guys, kaya matalim eh, ngilo pa naman siya pagka nakapag ano na siya. So guys, yan po muna sa ngayon ang aking video, gawa nga ng nag-renovate kasi ako guys, renovate talaga ang tawag dito, nag-ayos, actually nag-ayos po ako. Yan po, kung napansin nyo po yan ay alambre na po lahat ang aking balag. Ayan, alambre na po yan lahat. Tinanggal ko na po yung ano, yun pong tawag nito, straw na mga tali. Kasi guys, nabubulok lang din naman. Yan po yung sinasabi ko nung nakarang mga video ko na pinaplano kong ayusin. So, hindi ko na po guys pinakita sa inyo kasi hindi ko mapakita yung mukha ko. Gawa nga ng grabe. Sobrang haggard na hindi mo na maintindihan ang face ng inyong malapad na noon na YouTuber. Ayun. Kaya, ayan, ginawa ko na siya, guys. Tapos, since matatanda na yung mga sitaw ko, binunot ko na siya, guys, at grinumble ko po ulit yung lupa, tinanggalan ko ng ugat, at ibinalik ko din naman siya sa dati niyang pwesto. Ayan, yan din po yung pwesto niya. Ito pa din, pero ano na po yan siya, guys. Natanggalan ko na ng mga ugat-ugat. May mga halo na po yan na siya na yung rice hull po ba tawag nila doon. Ayun, hinaluan ko na po yan siya. Ayan. Yung aking talong ay ang aking okra guys. Ayan na siya, nag-uumpisa na siyang magbunga. So, sa mga susunod na araw, makakakain na naman ulit ako ng okra. Ayan. Ang dito na side guys, mga talong yan. Ayan. Talong po yan. Dito, sa side na ito. Ayan. Tapos dito ay okra po to dito sa side na ito. Hindi ko na po alam kung paano pa po kami maglalaban nito dito. Dito din po kasi kami guys naglalaban. Ayun, mga okra ko po. Ayan. Ito dito, kasi since malaki siya na timba, itong okra na to, laging okra talaga ang tinatanim ko dito. Since malaki siya na timba, matataba po talaga ang okra dito. Kasi nag-iisa lang siya at malaki din yung timba, kaya mataba. So, guys, that's it for today. Sa mga susunod na mga araw po, update ko po kayo, pasensya na sa tabing. Update ko po kayo sa aking rooftop garden. At kung paano ko po siya na-improve, paano ko po siya pagandahin. At kung paano po mag-ano, katulad ko pong nanay lang, paano po magtanim, paano mag-ano dito sa, kung may bakante po sa ating mga kabahayan sa labas ng ating bahay, kung may third floor po tayo or may second floor, kung paano po natin mapakinabangan. Kung tambakan lang naman po siya, pwede po natin pakinabangan. So guys, ito po yung punla na kasabay ng sitaw, lumulusot na siya guys. Ayan na siya, nagiging ano na po siya. Ayun pa yung isa, ayan, buhay na siya. Ayan, ayan. Okay, at ang aking walang kasawa-sawang kalamansi sa pagbubunga. Okay. So guys, please like, share, and subscribe. Doon po sa aking mga subscribers, thank you so much. Thank you. Okay, that's it for today. Bye guys! See you sa next video. Bye!